Bakit at paano nga ba nagkakaroon ng 13-month pay? At ang tanong ng karamihan, ano nga ba ang basihan at paano nga ba kinukompute ang 13-month pay o bonus kung tawagin ng ilan? At kailan nga ba dapat ibinibigay ito ng employer? Ang sweldo mo is 10,000 a month. So, ibig sabihin, yung annual salary mo is 120,000 pesos a month, a year. Okay. So, yung 120,000, i-divide mo yan into 12. Yun ang 13th month pay mo. Okay. But ibig sabihin, yung 13th month pay, yung basis niya is your basic salary. Mm-hmm. Hindi kasama yung COLA. Yung cost of living allowance, hindi kasama yon. Okay. Hindi kasama yung tinatawag na profit sharing. Di ba? Mm-hmm. Kung empleyado, minsan may mga profit sharing, hindi kasama yon. Okay. Hindi kasama yung tinatawag na unused vacation leave or sick leave. Hindi kasama yung online overtime pay, wala din yung premium pay, yung night shift differential, holiday pay, hindi kasama yon. Okay. Basic salary lang. Ibig sabihin yung salary mo, hindi kasama yung mga overtime pay, mga ganyan. Yun lang ang pagbasihan ng 13-month pay. Ano ba yung 13-month pay? Mm-hmm. In the first place. Ano ba yung philosophy or the history of 13-month pay? Yung 13-month pay, yun ang binibigay sa mga empleyado normally before Christmas. Okay. So, ibig sabihin, kasi pag Christmas, is time to celebrate, Kumagastos. Yung sweldo mo sa isang buwan, kukulangin. Okay. Kukulangin. So, binigyan ka ng batas, o sige, i-double yung salary mo on December. Diba? 12-month and 13-month, ibigay sa December. Before December 24. Okay. Mandatory. But yung amo, pwedeng hatiin yun. Paano hatiin po? By June, kasi panahon yan na magbayad ang tuition fee ng mga anak. Uh-huh. Di ba? June, kalahati, December. Okay. But that is only optional. Mandatory talaga before December 24. Okay. Yun ang mandatory. So, ibig sabihin, hindi pwede malate. Nang kung 25 na o pwede New Year na lang, di wala na yan. 13-month pay nga eh. Yung 13-month pay, ibibigay yan before Christmas. That's why, every Christmas season, punong-puno yung mga department store, mga malls, kasi ang income ng ordinary employee, double. Okay. May 12-month pay, may 13-month pay. Minsan nga, may iba pang mga pay dyan eh. 14-month pay, 15-month pay, 16-month pay. So, actually, naman, ito mga 13, 15, 14 is only optional on the part of the employer. Mm-hmm. But itong 13th-month pay is mandatory. Mandatory yan. That's part of your right as a labor. Iba dyan, tinatawag na Christmas bonus. Totoo. Ibibigay yan at every Christmas. May iba para magandang pakinggan, 14th-month pay. Mm-hmm. Pero bonus lang yan. Actually, siya. Bonus yan. Ibig sabihin, optional. Optional yan. So, depende yan ni amo kung may extra income para at least yung mga empleyado will exert extra effort para sa quota nila. For example, mga factory workers. Kailangan mag-extra effort tayo. Kailangan yung product, yung 1 million item, kailangan gawin natin 2 million item. Mm. O, may bonus kayo. May 13-month pay, may 14-month pay, hanggang 17-month pay. Basta makuha natin yung quota. Okay. O, ganun. So, yung mga empleyado will exert effort. So, yun yan. So, depende yan sa income ni amo. Kasi amo kasi, yung employer natin, may computation sila sa expenses of the operation of the business. Okay. So, kung nakuha nila yung quota, isusolid nila sa mga empleyado nila. Depende yan, optional. Mm-hmm. Optional. Mandatory 13-month pay. Salamat sa panunood sa video na ito. Mag-comment para alam namin ang opinion mo. I-like at i-share din ang video na ito. Mas marami ang makakapanood, mas maraming matutulungan. I-like at i-share din po ang DZRH News Television Facebook page para kung may bagong balita at impormasyon, ma-notify ka mula sa DZRH, una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maraming salamat.